Iniimbestigahan kung may kaugnayan sa illegal na droga ang pagkawala ng dating live-in partner ni Quezon City Councilor Hiro Bautista na si Rio April Santos Choi. Natagpuan na ang kanyang sasakyan kung saan na-recover ang ilang drug paraphernalia. May report si Oscar Oida. Ang kuwang ito ng CCTV sa isang fast food chain sa Libis, Quezon City, posible yung unong pinakauling kuha sa dating kinakasama ni Councilor Hiro Bautista na si Rio April Santos Choi noong September 12 bago siya nawala. Alas 8:43 ng gabi nang iparada ni Rio April ang kanyang kotse sa parking lot. Pagkababa, ilang minuto siyang may kinausap sa telepono. Saka nag-text, palingalinga na tila may hinihintay. Saka muling pumasok sa sasakyan. Bandang alas 8:51, muli siyang bumaba ng sasakyan at pumasok sa kainan. Sa CCTV sa loob, makikitang tila may hinahanap. Bago pumunta sa isang sulok, umupo at may kausap sa telepono. Ilang minuto pa, lumabas na siya ng fast food chain. Pero sa halip na bumalik ng sasakyan, naglakad siya papalayo hanggang tuluyang mawala sa tanaw ng CCTV. Naghahanap pa rin tayo kung makakita tayo ng ibang footages, ibang CCTV nearby. Gusto natin malaman kung what happened pagpunta niya doon. Kung meron ba siyang sinakyang ibang sasakyan o kung saan siya, kung sinong lumapit sa kanya o kung sinong minute niya. Kanina, sa sinasabing parking lot, natuntun ng mga pulis ang maroon Mercedes-Benz ni Rio April. Ilang drug paraphernalia umano ang na-recover sa loob ng mga tauhan ng Soko. Kaya ang pulisya, tinitingnan daw kung talagang may kaugnayan sa illegal na droga si Rio April. Reportedly, meron siyang involvement sa drugs and then nakita naman natin na sa kanya meron din mga drug paraphernalia. Hindi naniniwala rito ang nanay ni Rio April. Patuloy ang pagproseso ng Soko sa sasakyan ni Rio April sa pag-asang makakalap ng mahalagang impormasyon tulad ng fingerprints na maaaring tumukoy sa kung sino ang kanyang nakasama nung gabing siya'y nawala. Patuloy din ang pagtukoy ng autoridad sa isang major na umunoy katagpo sana noon ni Rio April. Oscar Oida, GMA News.